na kayo. Punta nga pa good food. So meron. Hello Kutur. Good morning Hello Kutur. Unang bayan sa day 2 natin. This is Luis, it's in the house. Ayun na, may dagat na. Ayan. Wala Hello Kutur. Ang habang ganda, meron din doon oh. May palo talaga dito sa lugar na to. Ano yung kusur? Sa bahay na ng kabugo mga buddy. So Arco ng Ilocos Norte. Kaming kumain, nag-lodge lang kami doon sa may malapit sa pangalang araw natin ngayon sa ating biyahe North Loop. It's Friday. Time check tayo sa 8 ng umaga. So ito yung mag-behave namin, start sa Burgos. Tayo puntang... Okay, muna kayo. Puntang pagod food. So meron tayong 3 hours and 7 minutes. Exactly 12 Saktor 12, nandun na tayo sa pagod food. Saktor doon na tayo mag-lunch. Pangalamang araw natin sa biyahe natin. So dito na tayo, start tayo dito na dito sa pagod food. So target natin 3 hours and 55 minutes, 155 kilometers. So yun, samahan niyo ulit kami mga pa-baji sa biyahin namin ito. God bless sa aming lahat. It's Friday morning. Update na tayo maya pag nasa bigyan na kami. Yo, let's go! Tara. So yun mga baji, labas na ulit tayo ng Manila North Road, MacArthur Highway. Direkta yung bigyan na ito, biyahin na ito. And then, tuloy-tuloy na hanggang sa pagod food. Sakto-sakto mga buddy, tanghaling tapat na doon tayo sa pagod po. So estimated time lang yan ha. Hindi natin alam kung may mga security pa na yung mayayari. Pero estimated time sa Visa map sa sundan natin 94 kilometers sa pagod po. So 3 hours and 52 minutes, almost 4 hours yung biyahe. So malapit na lang yan. Maga pa naman, alas 8. So, paano araw natin ngayong sa biyahe natin? So, papasalamat pala ako sa titutuyan ng bahay at sa libreng pag-accommodate nila sa amin, libreng pa-cafe at breakfast na yung umaga ng bago kami umalis. Maraming salamat po sa inyong sa inyo at sa pamilya nyo. Napaka-puti at napaka-puti po. God bless po sa inyo, sa family niyo po at sa buong family niyo sa Peralta compound. Nakalimutan ko, sorry, pero ilagay ko na lang yung i-mention ko na lang po yung family name po. Maraming salamat sa inyo lahat. Ang tinuluyan pa na yung bahay ay sa lolo ng asawa ni Mr. Huy. So sakto-sakto kagabi, mag-12 na doon kami na punta. Yun, alibun tayo ng natulugan at taliguan. So fresh ulit tayo, balik na ulit sa 100% yung ating katawan. Kumbaga kung sa cellphone natin 100% tayong full charge yun. So ganda ng bridge nito. Parte ito ng Ilocos Sur. Ilocos Sur. Good morning Ilocos Sur. Marami talaga no? Yung feeling pag nandito tayo sa probinsya. Pangalamig niya, simoy ng hangin kahit. So pag itong oras sa Manila, grabe traffic na nito. In regular days, rush hour na to. Pero pagdating sa probinsya, ito lang ka peaceful. Wow. Walang ka stress mga buddy. So update na lang kami mamaya mga buddy. Backpackin lang namin to. Gaya na to. Unang bayan na madadaan natin dito sa dayto namin is itong Welcome to Narvacan, Ilocos Sur. Siyempre hindi po ito yung nitay mga picture dyan. Narvacan, unang bayan
unang bayan sa day 2 natin, Narbacan. Mr. Gord in the house. Shout out. Wala ni Lucas Ur. Palipantay yung drone, man. Grabe, sobrang ganda, oh. First time in my life, motherfuckers. Grabe, ang ganda lugar rito, man. Pwede ba akong parada dito? Ganda, oh. Ano pala ng bridge dito? Di, yung bridge ba? Bridge? Quirino Bridge. Man, Quirino Bridge. First time namin nakapunta dito, mga buddy. So, grabe. Pwede kayang dumaan dito? Ayan, Quirino Bridge. Sobrang habang ganda, meron din dun, oh. Grabe, napaka peaceful ng lugar na to. Angas, man. Yeah! Go, grabe mga buddy, ang ganda ng lugar na to. Quirino Bridge. Yeah. Sobrang solid. Grabe, bawing-bawing yung pato talaga dito sa lugar na to. Juan Iloco Sur, the best ka. Grabe, ganda ng lugar. Ganda ng bridge, ganda ng lugar. Ganda ng kabundukan. Tapos yung ilo, yung sapa. Grabe, man. Sulit na sulit talaga pag nadaan ka dito sa Quirino Bridge sa Iloco Sur. Ayun, road to Vigan na tayo, mga buddy. Para samahan nyo ulit kami, napuntahan ng Vigan. So first time nating puntahan sa lugar na to, mga buddy, yung Iloco Sur. Grabe, sulit na sulit. Wala siyang kaparehas na lugar talaga. Dito nyo lang sila makikita sa Iloco Sur. Sa Ilocos, I mean. Grabe, sobrang ganda yung lugar na to. Parang na-refresh yung katawang ko. Tanggal yung pagod ko sa biyaya mula din sa Manila hanggang sa La Union. Pagdating dito parang lumabas yung ano ko, eh. Yeah, best friend. So update na lang kami pag nasabigan namin. Ingat tayo lahat palagi at God bless sa amin sa biyaya namin. Mga buddy, sorry nyo kami sa baybayan. Samahan sa mga lugar na mapuntahan natin ngayong Holy Week Day 2. Dito na tayo ngayon sa Iloco Sur.
tong gas, full tank. Gas natin mga buddy is 300. So nasa 448 kilometers na yung tinakbo natin magmula dun sa Venezuela. Yan si Mr. Cruz yan. Pares kami ng tatlo, nakatatlong paggas namin, nakatatlong full tank na kami. So dito na kami sa Ilocosur. We're now here at Tabugao. So malalayo pa yung kailangan namin bahiin sa punta sa Good Food kasi may dead time ang una. Nalito ba ako? Maluwag tali. Tape yan. Ha? Ewan ko lang, malaglag ka pa. Baka mahirapan na natin tanggalan yan eh.
asahan. Abadi. Ilocos Norte na tayo, amen. Ilocos Norte. Wow. Diba? Pwede, pwede. Pwede, 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 pwede. Hindi pwede hindi mapicturean yung motor ko dito, mga buddy. Pwede na yan. Pwede na yan, motor lang. Ah, mas clean. Wow, makakaabala tayo dyan. Dito na lang tayo para di tayo masita. Paglock, pagmalas yung asya. Ay, pumorma pa to. Wala pa sa purse to. Wala pa sa purse. Tara, kabila tayo. Pwede ba sa kabila? Kadaan dyan. Tara, tara dito. Yan. Hello mga buddy, magandang umaga sa inyong lahat. Ang oras natin ngayon yan sa oras ako siya. Dito na tayo sa Arco ng Ilocos Norte. So konting tatrat na ito mga bari, nasa pagod-pod na tayo. Ayan, marami nang pumapicture dito. So, alam naman natin na kilala talaga itong Arco na ito sa mga bari, lalo na sa mga motorista na dumadaan dito. Hindi pwedeng hindi tayo magpapicture dito. Kaya kanya-kanya singit tayo na makakuha ng picture sa Arco na ito. Kasi first time nating nakarating sa lugar na ito. Kaya hindi natin papawalan yung time na nandito tayo. So, remember natin yan na nakapunta tayo din sa lugar na to. So, hey mga buddy, nakapasok na tayo ng Ilocos Norte. At tatat na naman kami, papunta naman sa susunod na bayan ng Ilocos Norte. So, ayun mga buddy. Hey friends, dito tayo. Magbindi ka tayo ng sticker. Hindi kita yung sticker doon. Madikit lang kami ng sticker doon sa ano. Hindi kita yung sticker. Madikit tayo ng sticker doon sa ano. Ayan mga buddy, magdikit tayo yung sticker dito. Para nerve-embrace na lang tayo. Siyempre di natin po yung tabunan yung iba dyan. Respeto na lang din, di ba? Ayan mga Mr. Quiz. Ano po? Ha? Kasi ba ako dito? Ay! Yoka. Ano yata ang pagigil dun? Hanap tayo. Ano yan? Yan. Ano nga bad? Yan o. Yan, pwede yan. Tanggal. Dito lang ako. Yan. Tanggal nyo yun. Eh, may ako dyan? Ay, sa mga taga Ilocos Norte, hanapin tong sticker na pag nahanap nyo to at napicturean nito, bibigyan ko kayo 500. Yan, nakadikit na tayo ng sticker dito sa remembrance na nakapunta tayo ng Ilocos Norte. Hey mga buddy, tapos na kaming kumain, nag-lunch lang kami dun sa may malapit sa Arco ng Ilocos Norte. At yun, tuloy na natin yung biyahe natin. Ah, meron na ba?
meron tayo 121 kilometers para makarating sa Pagus Food. So, syempre nag-adjust yung time natin. Bawat mahinto-hinto kasi kami, bawat pag may nakikita kami mga kayagandang tanawin. Kaya medyo nadidelay yung biyahe natin. So, ayun ang estimate naman namin. Aparte din lang ng Pagus Food is